Ito yung bingkong niya. Tapos, ito sa kalaki. Ito sa kalaki. Ngayon, may truck siya nandito sa ano. Ayan yung truck niya. Wala dito, wala dito. Ito kailangan malinis bago weldingin yun. Si Mang Rene ng Antipolo. Blade mga kalina bengkong siya at dahil sa malaking bengkong na crack siya, so tinanggal na yung gulong at babaklasin na yung gulong dun sa loob. So ito si Boto, ito yung mayari. Yan din pakita baka mag-aari. Tatanggalin na. So manual lang pero sinasapin na namin siya. So yan yun. Nabutas siguro yan saan. So ito na yun mga kalina miso. Ito yung bingkong niya. Tapos ito sa kalaki. Ito sa kalaki. Ngayon, may truck siya nandito sa ano. Ayan yung truck niya. Wala dito, wala dito. Sa part na ito. So, kailangan tumapress muna. Babalik yung tita. Tapos we-welding in. So, square yung gagawa. Square yung. Okay. Si Mang Ray ang gagawa. Ah, pansamantala. So, okay. So, lilinisin yung may diya. Mga kalinghan. Parang hindi lang ito yung ano. Ito kailangan malinis bago welding yun yun. Si Mang Rene. Ng Antipolo. So, ito na yung crack niya mga kalinamis. Wala dito. Hanggang dito yan. So, lilinisin yan ulit ng maayos. Tapos, we-weldingin para TIG welding gagamitin para matibay. So, we-weldingin na siya ni Kuya Ray. Hindi siya si Mang Ray, si Ray lang po siya. No? Si Mang Ray. Kuya Ray, yung pinaka matagal ko nang kasama rito sa shop, mga kahit mga kadinamis na. Kabisado niya na yung mga ganyan trabaho. Walang kasubo problema yun. So, ito yung finish ng welding ni Kuya Ray, paday na parang kaliskis ng ano, pusa. So, guys, ayos, dadagdagan pa, may kulang pa konti. So, yan yun, mga kalinamis, okay na, na-welding na. So, ahatake na yung bengkong na yan. So yung kagandahan pala ng TIG weld mga kahidin na amis. Pag nag-welding siya, portion lang nang naiinit. Hindi siya nagbabaga. So hindi niya kailangang bagahin para ma-welding. So may penetration siya. So hindi siya totally ihina yung tibay ng mugs. So ganun pa rin siya. So yan, ga-welding na, i-press yan ni Kuya Ray, ni Mang Ray. So, yan mga kadinamis, oh. Chinek ng ano, pang-cubit na scanner. Kulang na rin. Kulang ang init, hindi siya sapat doon para ano,
safe siya hatakin, kailangan initan siya uli. Abot yan na yung required na unit, so kailangan ng i-press. Tinatulak yung nakaangat na part ng mga kadena. So kasi yun yung bengkong lumabas, so kailangan si press pa po pa. So yung press na to, mga kadenamis, hindi siya nabibili sa ating local market, gawa ko lang yan. O yun, kulang pa, kailangan siya ulit yung press sa makakuha yung gagawin. Yung lobby na hindi kulang kasi sa malakalabas pa yun, so kailangan ibaba yung mga kalina namin. So in-press yan, okay, para alam nyo kung paano ginagawa yan. In-press yan hanggang sa pumanta yung lobby niya, tapos checkin ulit yung bilog niya kung okay na yung pagkakabilog niya. Pag okay na, dalawa kasi yung bengkong yan. Pag okay na talaga, so pwede na uli ikabit sa motor ni boss at magamit na ng maayos na maayos yan. So yan mga kaibigan, may bagong dating oh. Si boss ng Honda Fleet. At si boss Airfield. Bago pa lang, sira agad ang mugs niya. Binibinding din yung sa likod niya mga kalang na ano. Labas sa kaloob ni building na yun. So yan yung building. So yan yung kailangan building talaga yan para matibay siya ulit, parang bago. So ito na yung mugs ng airblade. So ito yung welding. So, kung makikita nyo, yung welding pa lang talaga, yung literal na welding, makikita nyo dyan. Mamaya lilinisin pa yan, ipapantay yan, para hindi siya mahalata na welding siya o na-repair na siya. Pero yung bandang loob na to, itong part na to, yung welding nito, hindi na to kailangan linisin na sa loob na rin siya. So ito na yung magiging finish niya. Yung dito lang sa loob, sa labas na area, yung makikita ng tao, yun lang yung kailangan natin linisin. So ito na yung finish nya. Kung mapansin nyo, okay okay na siya. Para nalibago siya. So okay na yan, i-finish na lang yan ni Kuya Ray o ni Mang Ray. So ito na yun mga kadinamis, na ayos na yung crack. So ito yung crack na part. So para na siya uling bago, hindi siya halata na crack. So ito yun naman yung sa loob. So yung sa loob hindi na kailangan linisin. No, inispehan lang namin. Hindi na kailangan linisin kasi makakadagdag yan sa tibay.
Kung makapansin natin, ito yung nakababa talaga kanina. Okay na siya. Balik na siya sa dating bilog. Tapos yung ikot niya, ayos na. So, kakabitan na ng gulong to. So yan, kakabit na yung gulong. Lagyan ng grasa ni Mang Ray. Mag-extend na yung air blade natin, mga kaibigan. So ito yung may crack na part na yun. Hindi ko na makita. Dito sa part na to. Hindi na siya makita. Oo, napinturaan na kasi siya. Hindi na siya masyadong ma-identify kasi na-flat na rin siya. Nalinis na siya. So, ikutin natin yung gulong ng ipot. Pantay na yung ipot niya. Kahit nabiyak siya, nabalik pa rin natin siya sa magandang ikot. Wala na yung bingo, wala na rin yung crack. So, ayos na. So, dito na magtatapos yung ating video, mga kaibigan.